Ang ating bansa ay may sarili ng paraan ng pamamahala at masasabing maayos na kalagayang panlipunan noon paman. Hindi nga lang ito nakilala agad dahil pamayanan lamang ang sistemang umiiral noon. Ibig sabihin nito, sa bawat lugar o tribo ay may kanya-kanyang sistema at walang pambansang pamahalaan ang matatawag. Videong ito ating pag-uusapan ang sinaunang lipunan ng mga Pilipino bago dumating ang mga dayuhang mananakop. Ang pamahalaang barangay. Ang bawat pamayan ang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya na pinamumunuan ng isang datu o raha ay tinatawag na barangay. Ito ang batayang unit ng pamahalaan ng ating mga ninuno. Ang salitang barangay ay hango sa salitang Malay Polynesian na balanghay na nangangahulugang bangka, isang sasakyang pandagat na ginagamit ng mga sinaunang Pilipino na naninirahan sa kapatagan. May mga paniniwala sa mga bangkang ito sumakay ang mga unang tao na nakarating sa ating bansa. Sa kalagayang panlipunan ng mga Pilipino, ang bawat barangay ay may sarili at malayang pamamahala, kaya't walang matatawag na hari o pinuno ng lipunan. Ang bawat barangay ay may kanya-kanyang pinuno at batas na umiiral. Ang datu ang tawag sa pinuno ng barangay. Ang namumuno naman sa higit na malaking barangay ay tinatawag na raha o lakan. Siya ay nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Siya rin ang tinuturing na punong militar sa pamayanan. Sa pagpili ng datu, tinitignan ang lakas, tapang at tatag ng loob ng isang tao upang matiyak ang kakayahan nitong ipagtanggol ang kanyang barangay sa mga kaaway. Ang pagiging datu ay maaaring mamana. Kapag namatay ang datu na walang anak na babae o lalaki, ang mga tao sa barangay ang pipili ng bagong datu. Ngunit siya ay dapat na pinakamayaman, pinakamakisig, pinakamatapang at pinakamatalino. Malaki ang bahaging ginagampanan ng matatanda sa barangay, kaya't may konsehong binubuo ng matatandang mamamayan ng barangay. Sila ay katulong ng dato sa paghuhukom, paggawa ng batas at pagpapasya sa mga bagay na nangyayari sa barangay. Maayos ang ugnayan ng mga tao sa barangay. Sila ay tulong-tulong na gumagawa, nagdadamayan sa panahon ng kagipitan at sama-samang nagsasaya sa panahon ng mga mahalagang pagdiriwang sa tribo. Nagkakaroon ng relasyon ang isang barangay sa isa pang barangay dahil sa komersyo o kalakalan, kasunduan sa pakikipagkaibigan at pakikiisa. Ang mga kasunduang ito ay pinagtibay ng sandugo. Ang sanduguan ay isang ritual na ginagawa ng dalawang dato sa isang lugar kasama ang kanilang nasasakupan. Nangangahulugan itong kapwa sila nagpapasailalim sa mga batas o kautosang itinakda ng barangay sa kanilang nasasakupan. Mayroon namang pagkakataong nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga barangay. Ilang dahilan ng mga ito ang paghihiganti, pagpatay na walang kadahilanan at pagdukot sa asawa o pananakit sa kabarangay. Sa pagkakataong may alinlangan tungkol sa tunay na may sala sa mga kasong kriminal, isinasailalim ang mga akusado sa isang pagsubok. Isinasagawa ito sa paniniwalang ililigtas ng Diyos ang taong walang sala at parurusahan naman ang salarin. Ang mga tungkulin at karapatan ng mga tao. Tulad sa ngayon, may mga tungkulin at karapatan ang bawat miyembro ng barangay, bagamat naiiba. Ang mga ito ay alinsunod sa kanilang matatandang tradisyon. Ilan sa kanilang mga tungkulin ay ang igalang at maglingkod ng tapat sa kanilang pinuno, sumunod sa mga batas at mga utos ng datu, magbayad ng buwis, tumulong sa pagtatanim sa bukirin, pangangaso at pangingisda para sa datu, ipagtanggol ang kanilang barangay sa panahon ng digmaan. Sa ngayon, pag-usapan naman natin ang paggawa at pagpapatupad ng batas ng mga sinaunang lipunan ng Pilipinas. Ang batas ay maaaring nasusulat o napagsalin-salin lamang sa bibig ng mga tao mula sa mga naunang henerasyon. Ang mga nasusulat na batas ay ginagawa ng datu sa tulong ng isang konseho ng mga nakatatanda. Ang umalohokan o tagapagbalita ay lumilibot sa buong barangay upang maiparating sa mga tao ang isang bagong batas na napagtibay. Ang isa sa mga batas na nasulat ay ang luwara ng mga Muslim.
Ang mga hindi naman nasusulat ay karaniwang bunga ng tradisyon at kaugaliang mahigpit na ipinapatupad sa barangay. Dahil sa mga batas ay nagkakaroon ng kapayapaan, kaayusan at pagkakaunawaan ng pamayanan. Naiiwasan ang anumang uri ng kasakiman dahil sa malinaw na nailalahad ang karapatan at tungkulin ng bawat isang kabilang sa pamayanan. Bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay may sariling sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiko ang mga Pilipino. Ang lipunang Pilipino ay nahati sa iba't ibang antas. Batay ang pagkakahati nito sa yaman, impluwensya sa lipunan at mga pribilehiyong tinatamasa ng mga sinaunang Pilipino. Ang ilang impormasyon na nabanggit sa videong ito ay patungkol sa mga sinaunang lipunang Pilipino. Kung meron kayong magandang paksa na gustong pag-usapan, maaari nyo itong ilagay sa comment section. Maraming salamat!